Sa interagency meeting na pinangunahan ng Department of Justice sa Tuhod sa araw ng Martes, kinumpirma ng Philippine Coast Guard PCG na maaring nasa mahigit 600,000 litro na ng langis ang natagas mula sa 5 tangke ng MT Princess Empress. Sa kabuuan, mayroong 8 cargo tanks ang MT Princess Empress nang lumayat ito at lumubog noong February 28 sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang 3 tangking natitira, nagkaroon na rin daw ng leak. Kasunod nito, lumalabas na maaring paubos na ang langis o ang industrial fuel na mula sa lumubog na oil tanker. We can remember yung UK experts, the Waves Group, reported out of their observation na nakakita sila ng 5 tanks with na na-deform sila yung deck with big cracks and no oil seen seeping out. So it can be presumed that yung contents noon, sir, lumabas na. That is 400,000 more or less. I don't have right now. But it is much more than the remaining 3 tanks. Ito magkakas sa atin, mahigit 600,000. Ang makakagat 600,000. Ang tumakas na sa dagat. It can be so, sir, if it is within such window. It's very difficult to accurately determine because our ROVs cannot check, sir, inside. It can just check, sir, the surface. So ang presumption natin ngayon, kaunti-kaunti na lang ang natitira ng langis at natumakas na ang mahigit 600,000 liters of oil already. Yes, sir. Without being accurate, it can be described as adjectively, ganun nga, sir. As of April 1, 13.68 kilometers ang haba ng coastline na apektado ng oil spill. Sa naturang suka, 12.27 kilometers ang apektado sa Oriental Mindoro, habang 1.41 kilometers naman sa Antique. Ang oil spill pwede para umabot sa Coron, Palawan. Yun ang di natin nakikita kasi tulog tayo doon eh. Yun ang patakbo ngayon going south, southwestern Philippines. Yung sinasabi nila papuntang Coron. Yes, sir. Ang nakakita, satellite ng Amerikano. Sa darating na April 11, inaasahang maibibigay na ng DENR ang initial partial na halaga ng damage ng oil spill at maging ang halaga ng kailangan para sa rehabilitasyon. Samantala, tiniyak naman ng DOJ na ang lahat ng apektado ng oil spill pwedeng maghabol ng claims mula sa mismong may-ari ng oil tanker o di kaya'y mula sa insurer. Ang marina inuobliga na magsumite ng mga kailangang dokumento para dito gaya ng clearance at permit. In order for us to determine the probable sources of claims, civil claims, because what we're looking at is not only civil claims against the ship owner, kasi first year claim yan, yeah. siya yung polluter, eh. Siya yung gumawa ng lahat ng incidenteng ito, siya ang cause. And apart from that, outside of it, yung convention nga. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SBN News.